It's so unfair. Pasirain lang sila ng mga fake news na ito at mga fake allegations na ito. Gov, may balita po tayong natanggap na dumadami daw yung mga Chinese student dyan po sa mga kolehiyo at universidad dyan sa Cagayan. Ano ho ba? Gaano ho ba ito katotoo? Well, totoo po yan, no? Totoo po yan na dumami sila kasi after pandemic naman, nag-open ang China, nag-open din tayo. At ito naman po ay programa ng CHED, no? By Secretary Juan, by Secretary Popoy de Vera. No, at nag-respond naman yung ating mga higher education institutions dito dahil apat-apat ang po namin dito. Ang malalaking at matitinong mga universidad dito. We have the University of St. Louis, University of St. Paul University. We have the University of Cagayan Valley. And of course, the State University ng Cagayan. So, ito po isang programa na kami naman po ang tumutulong. Pero exaggerated po kasi yung mga figures. So, sabi nilang 5,000, that is not true po. 473 as of yesterday po ang count namin. No, kasi isa lang po yung mga Chinese kwanta dito, isang universidad pa lang. The St. Paul University pa lang sila naka-enroll. No, but we have a lot of nationalities po dito. May Indonesian kami, mayroon din po mga mga Indians, no, may mga Africans din po dito. No, dahil maganda po ang aming mga kwan dito. Mayroon kami dalawang medical school. No, mayroon din kami nursing schools dito. Mayroon din kami accountancy, civil engineering. At we are producing top-notchers po sa national. Kaya it has become very attractive. And furthermore, yung programa ng internationalization, no, is part of the CHED for a university daw to become autonomous. That is why yung apat na university dito are also applying for the internationalization program of CHED. No, and that is why hindi mo surprising sa amin yun. But kami po ang host lang. We are the host province and the host city. And we saw to it na maganda ang nakikita ng ating mga banyaga na nandito, especially the students. And yes, these are very young ones. And meron din po ako certification coming from the police. But since they were here 3 years ago, wala namang mga complaints against them. Wala rin complain ang mga banyaga dito against mga Filipinos na nandito. So maganda po. No? And they have really helped our local economy dito. Kaya nga po, ang sama-sama dahil ang nakikita ko, ginagawa na kung ano-anong core, pati sinasabi nila na nagbabayad daw yung mga Chinese ng 2 million at kahit hindi napapasok. That is so unfair po dahil quality education po ang pinaglalaban namin dito. Wala hong diploma mill dito. And the one who's talking po, tignan nyo kung sino, yung si Kabalsa. Tignan nyo kung sino yung mga miyembro ng pamilya niya dito sa amin. Kasi yung isang kapatid ng doktor po yan, kaya nawalan ng accreditation sa PhilHealth ang aming People's Hospital dito. Dahil kahit hindi dapat operahan yung mga katarata, ino-opera na nila para kumita sila sa PhilHealth. And that is why nawalan pa dito. Yan po yung mga klase ng taong tumitira sa mga institution dito na they made a name for themselves for so many decades. And now that the international community recognizes their capacity, it's so unfair. Pasirain lang sila ng mga fake news na ito at mga fake allegations na ito. They should prove na may diploma mill dito. Wala akong diploma mill na alam namin dito. Yung mga college or university. Pero dapat ang mahalaga siguro matingnan ng karamihan, kung itong mga Chinese students, legal naman po pumasok dito sa ating bansa, dumaan naman po sila sa tamang proseso. Tama ba, Gov? Well, ang gatekeeper kasi niyan is immigration. Tanongin niyo sa kanila. No, kasi kukuha naman niya na student visa eh. Isa pa, yung HEI na tumanggap sa kanila, I'm sure they have their own way. Ayoko naman po sabihin they are threat because I do not see anything
And it is up to our intelligence community to say that. Nandito po ang regional office ng Kwan, ng NICA, at dito rin po ang regional office ng NBI, at dito rin po ang regional office ng no, ng mga PNP, provincial office ng PNP. At dito rin po ang tatlo-tatlo po ang aming battalions dito and one brigade ng Army. We also have two battalions ng Marines and a brigade of Marines din na nandito. I think dapat mo sila ang talingin nyo kung may mga threat kasi as member and as the chairman of the Peace and Order Council po dito, wala ho akong... No, it was never discussed in any of our quarterly meetings no? Since noon pa. Ang nadi-discuss po talaga dito is of course our problem sa insurgency na halos wala na, criminality, drugs, yan po yung dinidiscuss namin sa peace and order and other related crimes. But wala hong na-discuss na threat coming from any Chinese student or Chinese groups dito po. Dahil sa kaisa ho dito, ang dami ho namin Filipino-Chinese dito. No, dahil ito po yung entrance since time immemorial in the 14th century. May mga Chinese na po kami dito. So they have been welcome here as business people, as merchants. They've been welcome here with their guns and their cannons and their swords. They came here to engage us in business. Ito lang po ang experience po namin. Gov, para lang mabigyan din natin ang kaalaman natin mga kababayan, ano bang mga kursong kinuha nito mga Chinese students dyan? Most of them, according to St. Paul University, are mga graduate school, no? So dun po, yung mga iba-iba. Eh, siyempre, may public at siguro dyan at lahat. And some, most of them also are teachers. No, siguro, yun po ang patila. Graduate school po yung, ang mga kurso po nila, no, ay mga 1 year, 6 months, ganun po yung mga kurso nila. So, hindi naman ho sila tumatagal ng gusto dito. But, siguro, very attractive ho kasi dito sa Tugigraw. Because Tugigraw is not highly urbanized. It is a component city. Parang rural pa rin po dito. And yet we have 4 big, no, prestigious universities dito. And that is why it is not surprising na one of our tourism, no, tourism attraction is our education po dito. At ang tanong din, hindi na siguro alam ng mga kababayan, nag-iisa lang ba yung Tugigaraw na may ganitong universidad, kolehiyo na tumatanggap ng mga Chinese students? Ay, hindi po. Buong Pilipinas po yan. Ang nasabi sa atin is about 14,000 po ang students nila dito sa Pilipinas. No, alam niyo po, if you go to Thailand, no, ang students po daw doon is about 100,000. 150,000 Chinese students studying in Thailand. In Malaysia, about 39,000. In the city state of Singapore, ang Singapore, 15,000 students yung po doon. So, sa akin is, I think 14,000 yata nag-aaral dito. Nandiyan sila sa Mariano Marcos, Lyceum, ganun po. Kasi said po nag-promote dito sa mga exchange na ganito. And yung sinasabi nilang may mga ini-sponsor po kami. Wala ho ako ini-sponsor ng isang estudyante. No, ako lang po ay nag-host, I'm playing host as a province po kanila. And I see to it na they do not cause problems and they do not also, they are also offered the best relationship and of course the best stay in our province. Ganun pala, Gov. Bakit sinisingle out o baka baga kayo pa ang mainit na tinututukan ngayon dyan sa Cagayan na sa katunayan may mga plano ding kayo pa imbestigahan? Ano bang nasa likod sa tingin po ninyo nito? Alam niyo naman po yan, no? Na mula noon sinasabi nilang po, China, no? I am not pro-China. Ako po ay pro-Cagayan. What is best for my province is what I'm all for. No, we may welcome ko lang po because I do not have
any enemy. Ako po ay sumusuporta lang sa sinasabi ng ating presidente at ginawa ng ating presidente, no, na we are a friend to all and foe to none. So wala tayong kalaban. When, in fact, I am very, very happy nung pumunta siya sa China at nagkaroon sila ng mga bilateral talks doon. And that one, yung number one na pinag-usapan nila is there should be a continuous dialogue on the maritime dispute. Eh, ako po ay parte rin po ng Aquino administration. No, nung na-create yung mga EDCA na yan. No, ang sa totoo lang po, no, noon, ino-offer na tayo ng China ng bilateral talks. At we opted multilateral. Yung kahit lahat ay kasama sa pag-asabi ng China, dalawa lang tayo mag-usap dahil boundary dispute natin yan. And we opted yung multilateral and China never agreed. Oh, kaya pumunta tayo sa arbitral ruling in everything. No, but they did not participate. Kaya alam po natin yun. And that is why nung pumunta si President Bongbong at nag-usap sila ni President Xi Jinping, I was so happy na yung nangyayari na continuous dialogue on maritime dispute is a precursor, umpisa na ito ng bilateral talks in the future. And I am so happy po sa ganun. That is why kami naman po dito, we took that route na makipag-alyansa, makipag-exchange with China. Dahil sa tingin ko po, no, they will forever be our neighbors and that is undeniable. Alam natin, gusto natin, ayaw natin, ang China po ay kapit bansa natin or kalapit bansa natin. And we could not deny that and that will happen until we all die. And that is why we have to have good relationship with it. Gov, ano sa tingin po ninyo yung end game po nito? Gusto ng administrasyong ito na pagbawalan yung mga Chinese students dyan sa Cagayan pumunta o gustong gurgurin kayo bilang gobernador dyan? Well, I do not know. I do not know yung motive po. No? Alam nyo po, palapit tayo sa eleksyon. And I do not know kung sumasakay lang sila, gumagawa ng issue. Pero it is to the detriment of our people. It is to the detriment of our economy. It is to the detriment of our... Ito lang po yung attraction namin sa Tuguegrao City, our education. Ito po yung attraction sa kahit sa buong mundo. Hindi ko kami nakahiya dahil grabe po, no? We produce top-notchers dito in accounting, in civil engineering, in nursing. No, ito po yung... Kaya po nagpupuntahan dito dahil edukasyon po numero uno dito sa amin sa totoo lang. Nakatuon lahat, even our parents, no? Eto po, alam niyo po, ang tatay ko is a second year college lang matapos. Ang nanay ko is a high school graduate. Kung ano kami magkakapatid, lahat po kami ay professional. Ako po isang doktor. Mga kapatid ko po, tatlong abogado ko. Kasi education ang binigyan namin ng diin dito since time immemorial. And that is why we are so proud of having these universities and colleges dito. And we are so proud of our products na mga Cagayano. Kaya nga po, sana maintindihan nila. Kami po yung napakahirap na probinsya. Wala ho kaming puerto na dito. Nagsara na yung puerto namin. Yung pinasukan ng mga lahat, ng mga sumakip sa atin at mga Chinese na pumunta sa atin. Kaya sana po maintindihan nyo how we feel na maibalik yung aming connection sa kanila because kami po yung premier province dito. Kami po ang oldest province. We are only 12 years younger than Manila. No, we are the oldest province and yet we are one of the poorest. Because eto nga po. And hindi ho po tayo. We have not tasted real po, magandang buhay pa sa ating mga tao. Sana naman maintindihan. Sa tingin mo, Gov, may kinalaman po yung Amerika dito sa nais ngang kung bakit nga pinag-iinitan kayo dyan sa Cagayan dahil nga dito sa mga Chinese students dyan sa probinsya? Well, alam nyo, may away yung malalaking tao. Siyempre, kung nakikisali tayo,
eh talagang isasali tayo kahit sa propaganda war. And anyone who talks sense, ayaw nilang pakinggan. No, sa akin po, I am not pro-American, I am not pro-China, I am pro-Cagayan. Now, everybody is welcome po dito, except sa akin, ha, sa akin po, personal ko po, any armed force, any foreign armed force. Ang pakiusap po, punuhin nila lahat ang armed forces of the Philippines dito. Hindi po ako iinig. Gusto ko po yun. Pero kung foreign forces po, ay takot po ako dahil it happened already in the past. No, in World War II, that was not our war. Hindi naman natin gera yun eh. Pero yung Amerikano, nasa Subic, nasa Clark. So when they, nung binomba po nila, tapos sinalakay ng mga Hapon, ang Pearl Harbor, 10 hours after that, tayo na po yung sinalakay nila. And Manila is one of the most devastated, if not the most devastated, sabi nila sa history books. After Warsaw, Manila is the most devastated city in the world because of this. Eh ba, kaya nga po yung mga senador natin, pinaalis sila nun. Diba? Kaya sana po makita natin ito. Kasi bakit po tayo embroiled in a war which we do not have any interest? Hindi ko kasi nakikita na sasalakayin tayo. Kasi ang una dapat na magreklamo dyan, Thailand lang. They have already 150,000 Chinese students. O magkano pera ang dinadala sa economy ng Thailand? O eh, kahit Singapore, ang yaman-yaman ng Singapore, and yet they have 15,000 Chinese students. And in Malaysia, they have 39,000 Chinese students doon. Why? Eh, yumaman po na yumaman ang China. No, it's an unprecedented growth in world history po, ang growth ng economy ng China. They are now the number one provider of tourists in the world. They are now the number one manufacturing center of the world. They are now the number one meat eaters of the world. They are now the number one automobile buyers in the world. My God, bakit ho tayo, bakit tayo lalayo sa kanila? Kung po natin sila, kalapit bansa natin. Kaya sa akin po, I think no, we should not drop. No? I hope the president will never drop yung no, yung napag-usapan yung continuous dialogue on maritime dispute with the President Xi Jinping. Para hindi ho natin pwedeng hindi pag-usapan. Alam niyo po, ang town ko ay nasa boundary ng Kalinga at Apayao. Nandun po sa foot of the Cordillera, ang town of Tuao, which is part of Cagayan. Alam niyo po, we have disputes, boundary disputes since time immemorial. But we never tried to quarrel over that. Sabi ko sa kanila, yung hinihingi ko, hindi nyo maibibigay. Yung hinihingi nyo, hindi ko naman maibigay. Huwag natin pag-awayan. Let us just manage yung dispute natin sa ating boundary. Kasi we could use that for ourselves. We could help. No? So mula noon, no, nawala ko yung tension between Kalinga, Apayao, and my town in Tuao. And that is why sinishare ko po ito. Dahil doon sa boundary ng land, pwede mong nagyan lang ng linya lang yung land. Eh. But no, yung water, hindi natin bigyan ng linya yun sa akin. Kahit po dahil manage po namin doon with these experiences that I have to share it to people. Eh kung ayaw nilang pakikan, okay lang po sa akin. But as a Filipino, no, sa tingin ko po, napaka-importante na marinig ang ating kapababayan. Yung experience naman natin about boundary disputes with our neighbors. Huli na lang, Gov, mula sa akin, bago ko ipasa kay Partner Admar, nabanggit po ninyo na itong mga Chinese students at iba pang mga banyagang estudyante na nandiyan ngayon sa Cagayan Province ay nakatulong sa paglago po ng turismo, lalo na sa ekonomiya. E papaano po itong mga itinayong mga EDCA site dyan po sa inyong probinsya? Well, sa akin kasi, they do not coordinate naman sa akin about all of these things, no?
okay lang naman sa akin yun. As I was saying mula noon, that's the call of the president. He knows more than I do about security and about how to secure our land. But sabi ko, I will never stop talking because I feel that our people should see both sides of the coin. No? Ang sinasabi ko lang po, at this point in time kasi, wala pa naman na kami nakikita mga estrukturang bago in these places except those mga dating ginagawa naman ng ating armed forces in the Philippines. Now, ewan ko, no, kung meron ng counterpart yung America diyan, pero I'm still praying po, na kahit papano po ay makita nila yung pagtingin ko sa isang problema para kahit papano po ay maibsan natin. Kasi lahat naman po nakakausap ko, ayaw ng giyera. The last time I talked to the speaker, sinabi ko rin sa kanya yun, Mr. Speaker, sabi ko, I am anti-war and I will never get out from that. Sabi ko naman. Sabi naman yun, pareho naman tayo, man, is in a go. Pareho naman tayo. And I think, even the foot soldier and even the generals I talked with lahat to iniiwasan naman yung giyera. Now, how we best no, na maiwasan yung giyera? Tingin ko kasi, the tension between the superpowers, no, because siyempre, lahat dyan, they feel insecure sa bawat isa, will always be there. But napaka-importante siguro na i-assess natin if makikisali tayo sa ganyan o hindi. Makita natin in World War II yung effect sa atin. And nakita natin in World War II also yung effect nila sa Thailand. No, because Thailand, ayaw nila makisali nun. Sabi nila, neutral kami. So, walang devastation sa Thailand. They just passed through Thailand, lahat-lahat sila. So, no devastation at all. So, sa tingin ko, let us think about that, no? Because history will teach us lessons. And mistakes and failures will also teach us lessons. And failures and mistakes, no, are not failures and mistakes if we learn lessons from it. Maayong or magandang umaga po, Governor, si Admar po ito. Sir, kamusta po yung pagtrato ng mga taga-Cagayan dito sa mga Chinese students, at the same time yung mga turista po? Sila po ba ay nasisiyahan na marami mga turista or na-impluensyahan din ba sila sa, alam mo na, yung mga naratibo na parang nagiging masama tuloy itong mga Chinese? Sabay ko kapit kasi sa Chinese dito. Daming Chinese dito sa akin. Talaga, meron pa kami mga... Well, since time, I grew up sa aking town na merong Chinese school. No? In Tuao. Pero nag-cross na kasi dahil medyo kumonti na. Nag-aalisan na. Kumunta na naman nila yung ibang Chinese kasi yumaman ang yumaman. But we still have a Chinese school also in Tugigrao and in Apari. Kaya they have always been part of us. Hindi ho nyo ma-distinguish eh. Kasi mga politicians namin dito, mga Chinoy na rin po eh, sa totoo lang. No, halos lahat kami dito may blood din na Chinese. And sira din po yung nagturo sa amin ng entrepreneurship, business, at kung ano-ano, mga pagkain namin dito, ay influenced rin po ng Chinese and the Spanish, of course. So sa akin po, no, ang ganda, kasi walang complaints against them. There are no complaints against mga Cagayanos din. So I presume po na, pag pupunta ko kasi kayo sa grocery, pupunta ka sa hotels, pupunta ka sa restaurants, nandun din po yung mga, doon din po kumakain, ganun. So, isa pa, mga boarding houses, mga apartments, sila po yung nag-occupy, pati mga Indians, mga Bangladeshi, mga Indonesians, no? Nag-aaral yun, mga Thailand, Nepals pa, mga Nepal. No? Nandito po sila, mga Nepalis, dito din po sila nag-aaral. So, sanay na rin po kami, but we are still dreaming na magkaroon kami ng tourism dito. No, mga tourist, hindi mga estudyante. Ang ating Department of Tourism, kumbaga, pangunahing role nila, nagiging marketing sila.
no, ng Pilipinas, makahikayat ng mga turista. Sa tingin nyo, dapat bang mabahala ang national government o dapat pang matuwa dahil may mga foreigner tayo na pumupunta dito sa Pilipinas? Para sa akin po, no, let the security be taken care of our security agencies. Kasi may sarili-sarili tayo mga mandato, katulad ko rin po. No? Siguro kung meron nakakaalam dito kung ano yung nangyayari araw-araw, isa ako dahil meron akong i-text kay Gobe. Lahat nakaka-text sa akin. No? Diretso po sa akin. Ako po mismo ang naka-answer. Then since I became governor, ginagawa ko na po ito. Kaya as far as feedback mechanisms, sa tingin ko po, I have the one of the best. But let us leave it. Kasi may mga mandato naman po lang. May mandato si Chen, may mandato si Immigration, may mandato sa mga kapulisan natin, may mandato rin yung NICA. Ang point lang natin is, huwag po tayong pape-pressure kahit kaninong politiko. Let us just be truthful to our mandates. Let us not propagandize on this. Let us not have fake news on this. Kasi pag kasinungalingan na po ang kwanjan, eh tayo-tayo mismo mag-aaway. And there are some people in government still na gusto nila matino, tama, at walang kasinungalingan. Yun po yung pinagdadasal ko araw-araw. So let us be truthful to our mandates. Let us be truthful to our people so that everything, no, ay alam ng tao. Para, kasi sa tingin ko, wala akong conflict dito. Only if we are truthful to each other. Opo, Governor, meron po akong na-research dito sa website ng educationfair.net kung saan sinasabi dito, kinocode din nila itong UNESCO Institute for Statistics. And as of 2023, merong mahigit 1 milyong Chinese students na nag-aaral abroad. Ang China pala ang tinaguri ang world's largest sending nation in terms sa student number. At ang numero uno po na may pinakamaraming Chinese students na almost 300,000 ang bilang way back ano ito ha, 2023 ay ang bansang Estados Unidos. Pumapangalawa dito yung UK na almost 150,000, may almost 100,000 students, Chinese students naman sa Australia. Tapos sa Canada naman, may mahigit 50,000. Same din sa Korea, mahigit 50,000. Tapos Hong Kong, Malaysia, Germany, Macau, and France. So kumbaga parang exaggerated lang tayo. Yung Estados Unidos na laging naninira dito sa China, yet sila yung may pinakamaraming Chinese students. Kaya ewan ko, bakit tayo matatakot? Sila dapat ang unang patakot, di ba? But you know, history will tell us that the Chinese are all over the world. No? Alam niyo po, China, nagsara sila for so many decades. No? Because sinasalakay sila ng kung sino-sino. But no one nation in the world was able to subdue the whole of China. Kaya nga, they lost Hong Kong for 100 years. They lost also Macau for 100 years. Kaya na-recover nila yun after 100 years. But what is most important now is they have established a central government, the Communist Party, established a central government that is strong, that kept them together for the last 75 years. And can you imagine po, no? Just to unify China, they have to kill each other. No? Alam natin po yan na nangyari. So in the 1940s, late 40s po, naglaban-laban sila just to keep one party. Iisang partido po yan. But look at it. No? The Communist Party of China, they don't even call themselves communist now. Kung pagkatatanungin mo doon, sabi nila, socialism with Chinese characteristics. Eh, wala akong dissent doon. Bakit walang dissent? Busog po ang tao eh. Pupunta ka doon, disiplinado ang tao. 1.4 billion na disiplina nila. Let us know how what the secret is. And they have a growth unprecedented in human history.
Alam natin yung GDP growth nila noon, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, for 30 years, ganun ang growth. What does this mean? We are something, we have something to look upon, we have something to copy. Tingnan po natin na hindi na tayo kailangan magpatayan pa just to keep a nation na nabubusog ang tao. So sa akin po, no, I see them as our biggest market, especially of our food. Agricultural po kami, aquaculture, lahat po. Kaya lang, wala kaming ibebenta dyan sa Manila, kundi rice and corn lang, rice and corn lang. Kaya mahirap po kami. And we used to be the premier province of the North. We are the oldest province. We are only 12 years younger than Manila. And yet, yung Nueva Segovia, which is one of the four cities na na-establish ng Spain dito. Nueva Segovia is Lalo. Nandito po sa amin yan. Nueva Caceres is Naga City. Of course, Cebu and Manila. Ito po yung unang cities nila. Eh, meron po sa Cagayan. And yet, kami po ang napag-iwanan. Pero kaya nga po sabi ko, it's now time to look kung saan tayo naman. No, and I see the north of our province as our future. Kaya nga po nakikipag-alyado kami, nakikipag-alyansa kami para mag-invest sila. And they are so much interested of Cagayan. Pero kung armas po ang dadalhin dito, foreign forces po ang nandito, what will happen dun sa mga plano naman po namin? Kaya nga po, I think, no, let us open. Acceptin po natin that we have failed as a nation. You know, may kwento ko lang po kasi nandito ako sa eskwela ngayon na pinagraduated ng kapatid ko na valedictorian dito. No? Alam mo, ito yung pinatay po sa isang election dito sa amin na kumakandidatong congressman in 1992. Alam mo, nung kasi sa April 25 is his death anniversary again, he was gunned down in 92. No, anyway, I was reading yung valedictory address niya. He was talking of the same problems we have now. Way back 1965. Ibig sabihin, we lost two generations already, parehas pa rin ang problema natin. Bakit ganun po ang Pilipinas? Bakit hindi natin aminin that there is something wrong in us? Hindi na ba natin mahal ang Pilipinas? Nawala na ba yung responsibilidad natin sa mga darating na henerasyon? We lost two generations 59 years ago. Speech na, ganun na. They were also complaining of very dirty toilets sa kanilang eskwela. The same complaints that we have now. He was complaining of corruption. He was complaining of apathy. He was complaining of incompetence in governance. So all of these things po, kung titignan po natin, shouldn't we be, bakit tayo sisirahan? Bakit natin gagawin na tayo mismo ay mag-aaway-aaway? Bakit hindi natin tignan what is best for our people and our children and our children's children? Kaya nga po, asensya na I have to say my piece every now and then. Of course, masakit po kasi na-aminin. Masakit po aminin na yayabang sa liliit ng mga successes natin. But we could not see our failures, the big failures that kept us at bay, that kept us stagnated for so many decades now. Ayan, Gov, maraming salamat po ha, sa inyo pong oras. Ang mga kababayan nating nanonood ngayon dito sa ating YouTube channel ay nagpapaabot po ng kanilang mga pagbati. Patuloy namang po ninyong gawin yung mga mabubuting bagay, lalo na po sa edukasyon. Mabuhay po kayo, Gov. Sa ulitin po. Mabuhay po at God bless po sa inyo. So thank you so much po for giving me the time. Ayan po, si Governor Manuel Mamba ng Cagayan Province. Partner, linawin natin, hindi 4,000 kundi